Hey, kamusta na? Tapos kapitalya, tapos bigla. Oh, by the way, libeta ako. May bago. So, dapat talaga yung financial advisor ay advisor na merong annual review. May heart for you. May love. Dapat may love. Hi! So welcome to another episode of Wealtharchy. Yes. Kaya ko sasabihin mo. Nandito na naman kami? Oo, kaming tatlo, kompleto ngayon. Tatlong itlog. Ay, hindi pala tatlong itlog, anim. So... Bastos! Anyway. Anyway, hindi talaga ako green-minded kasi pinrocess ko muna yung job. Pangkap ka pa. Busilak kasi ako eh. Yan. Anyway... So ngayon, may topic kasi kami ngayon. Okay, so ano ang topic natin today? Malamang lang. How do you choose your VUL fund? Okay, so yun yung pag-usapan natin today. May mga viewers kasi tayo na meron silang VUL. Yes. Pero, VUL, yung VUL? VUL. VUL na naman. Anyway, sige. And siyempre, yung mga VUL, merong underlying na investment. Yan, tama, diba? Mm-hmm. And we noticed na hindi lahat ay alam kung tama ba yung, kung paano ba pumili ng investment para dun sa VUL nila. Mm-hmm. So, yun yung i-discuss ninyo. Ninyo na lang. So, sige. Okay. So, una-una, ang VUL, ang ibig sabihin ay? Variable Universal Life or Variable Unit-Linked Insurance. So, basically, life insurance siya na merong investment component. We have also a video regarding that. So, look in our playlist at the side. We have that. So, pag kumuha ko ng VUL, di may life insurance, tapos may investment component, typically, sino nagde-decide kung saan investment ilalagay? Okay. Ideally, dapat yung consumer. Dapat ako magsasabi. Yes. Pero since karamihan ang kumukuha ng VUL, walang alam. Judgmental ah. Bawal judgmental ah. Hindi, usually talaga, di ba? Tatanungin niya na, uy, saan ba maganda ilagay ito? Di ba? Usually yung tanong. So, anong sinasabi ng isang financial advisor? Okay, usually 99.9% of that time, sinasabi dito sa equity fund A or equity fund B or index fund A, B, C, whatever. Di ba kaya na yan? May fini-fill out na yung risk profiling. Pero minsan kasi yung agent na rin nag-fill up. Ha? Ganon? May mga cases na ganon. Ah. Na hindi in-interview. Hindi ba bawal yon? Oh, bawal. Guys, ha, pag hindi nyo ginawa yun, pag yung agent yung gumawa, then... Okay lang kung in-interview yung... Dapat in-interview sila, mayroon silang risk assessment, di ba? Or at least tinanong or nag-financial needs analysis. Kasi dun sa risk assessment, talabas kung anong profile mo and kung saan, basically, no, kung saan ka ilalagay yung invest, yung iyong investment component ng iyong VUM. And it's usually in this yung naglalay yung problema. Sorry, nawawala ako sa thought. Pero kadalasan kasi dito yung lalabas yung problema kung yung question nila sa VUL na yung investment ko hindi yun, nag-increase or nag-underperform. Dahil kapag ni-review yung insurance policy nila, yung underlying investment hindi nag-match kung ano yung horizon nila. So kung wari, kumuha ko ng VUL for a long-term goal like education fund. Pero nilagay ko siya sa bond fund. So mag-underperform yung investment part na. Kasi bond fund lang siya nakalagay. Tapos long-term, after 10 years, pagtingin ko sa cash value ng investment part, ang mali. Baba. Sasayang, no? Or minsan, let's say, mga millennials na 20 to 25. Tapos bumili lang VUL. Minsan yung fund yung underlying fund dinalagay sa balance fund. Millennial balance fund. So tinatanong ko kung bakit balance fund. Eh kadalasan sagot hindi ko alam. Yung agent yung pumili.
Hindi kasi ini-explain. So, please explain kung ano yung fund. Kaya yung mga nanonood ng mga FA na ginagamit yung video namin at sinishare sa mga prospects nila. Patuloy po. Siguraduhin nyo na ini-explain sa inyo nung agent ninyo or nung advisor ninyo kung ano yung kinukuha ninyo. Ha? Please lang. Because, halimbawa, if the goal is to make, let's say, estate preservation, let's say lang, tapos, mga ganitong age ko, 20, 24, 25. Age natin. Age natin. So, po, it makes more sense to be in an index fund. Because, at least long-term capital appreciation, such that pagdating, let's say, 65, 70, may fund value na. At yun, pwede na kasi i-fund switch to a safer investment, to a bond fund. Ayun, di kasi rin alam ng mga tao na pwede mag-fund switch for free depending sa insurance company. But usually free. Yes, mga 1 to 4 times a year. 1 to 4 times a year? May mga companies na 4 times. So, kunwari, for the first quarter, ang feel ko balance fund. Tapos sa second quarter, gusto ko mag-equity fund. Pwede yun. Pwede. May bayad yun? If you exceed the limit na free. So but basically four. Libre siya. Tapos paano siya? Kailangan mo bang tawagan yung ahente? Or merong online na para nagpa-fund transfer ka lang? Or pwede online. Usually kasi may forms online na fund switch, or you can contact the agent na, hey agent, gusto ko mag-fund switch. Konya. hey man. Yeah. Hey agent. Okay, so important. Meron akong experience na ganyan. Kasi meron din akong VUL. Okay, kayo, nang sabi sa akin nung sales representative, sir, ganito, ganyan. Ang recommendation niya was 50-50. 50% nasa stock market, 50% nasa bond fund. Sabi ko, I'm just 30. Bakit 50-50 to? My horizon is matagal pa, 30 plus years. Sabi ko, ilagay mo sa stock market yan, sa index fund. Lahat. Kasi again guys, of course, yung VUN, insurance investment, may projected fund value yan, di ba? So, usually yan, ang primary positioning natin dyan is that it would cover for the payment of your estate. Okay? Yung may iwan natin. Or replacement income. Yes. Right? Mm-hmm. So, kumbaga, kung bata ka pa, then it makes the case, it makes sense again na aggressive pa tayo. Kasi, I mean, like what's 1 or 2 years of recession, 20, 30 years pa na pinag-usapan natin, lalaki pa yun. Mm-hmm. Diba? Pero kung halimbawa, medyo nearing retirement ka na, like 55 or 60, then you can already switch from aggressive or equity stock market investment into a more conservative one. Or pwede mo kasing haluin na bond fund itong percentage, tapos may percentage na equities na lang. But at least hindi ka, alam mo yun, exposed na masyado sa stock market. Yes, as you near towards your retirement age. Ngayon may nagtanong din sa ano natin, sa channel natin. No? Paano daw, ngayon kasi down yung VUL niya, tapos hindi raw siya, hindi niya nabibit yung benchmark. Okay, so tinanong ko kung ano yung benchmark niya. Yun pala, hindi kasi all funds or all investment, pero yung binibit na benchmark or yung parang gusto lang i-beat na investment instrument. Okay? So, nung tinanong ko siya, sabi niya, hindi naman pala benchmark, pero hindi niya nabibit yung projection. Yung projection. Kasi kung titignan niya yung proposal niya, may projection na 4, 8, 10. 4, 8, 10, 10 usually. Minsan 12, 4, 6, 10. Nako, sinungaling. Projection nga lang. Projection. Projection. Hindi nabibit. And yun nga, well, understandably, kasi right now, the stock market is down. Yes. So talagang kahit na pagbalibalik rin natin ang mundo, talagang if you really look at your VUL, lalo na kung stock market ang direction ng VUL mo, talagang hindi siya makaka 10% kasi down ang market. Yes. Magulat ka kapag ka nag 10% at down ang market. I mean, illegal ang ginagawa. Diba? Kasi ang stock market parang ano yun, parang dagat yan eh. Pag low tide, lahat ng bangka down din. Syempre, kung low tide tapos yung bangka mo na ay, my God. Spaceship yun. Oh. Yung barko. Spaceship yun. So, alien na yun. Ha? So, again, manage your expectations. Okay, manage your expectations. So, again, they'll underperform siya because of the projection dahil down ang market.
Yeah. And it may be down din yung market. Tapos kinakain din ng charges. Down ka na nga, double down ka pa. Mga admin charges. So and, it makes sense since you can balik tayo dun sa ability to switch the underlying fund. Mm-hmm. So for example, bumili ako ng VUL for the college education of my child, no? So single pay, pwedeng single pay or pwedeng regular pay. So sabihin na natin in 15 years time, so syempre in 3 years magka-college na yung anak ko. From equity fund, pwede ko na siyang i-switch towards balance or bond fund. Pag malapit ko nang gusto kunin yung pag malapit na yung taon na gusto ko nang kunin yung cash value niya, yes. No, or i-surrender yung policy, pwede ko na i-move towards a less aggressive or a more conservative investment. Which is, I think, hindi ginagawa ng lahat ng tao. Yes. So, nakakalimutan nila. Either nakakalimutan o hindi minimake known ng agent na, na may pwede pala yun. Na maraming funds. At baka kasi hindi rin sila nag-annual review with their agent. Yes. So, important na meron kayong annual review with your agent. Okay? Because all VULs have the same classification as UITFs, mutual funds, because they have their own classification din. So, lahat iyan ng VUL funds regardless kung anong color, may money market fund, may bond fund, may balance fund, may equity fund, at may index yan. May offshore pa nga eh. Minsan may offshore, yes. May mga dollar funds pa, though they're exclusive to dollar policies most. May mga sector funds pa like Chinese, mga ganung flavor pa. Which made me think na dapat pag kumuha ka ng VUL from a financial advisor, yung tipong willing kang maging friend for a long time, no? Kasi sabi mo, meron kang ano eh. Hindi yung kukomisyonan ka lang. Oo. Pagbili mo, hindi mo na kaya mahagilap, diba? O kaya, mararamdaman mo lang kasi bebentahan ka ulit. Oo. Yung kinukulit ka na pang, ay, kamusta na? Tapos, kapit tayo, tapos bigla. Oh, by the way, bebentahan ka ulit. Yung product. May bago. So, dapat talaga yung financial advisor ay advisor na meron annual may heart you. For you. May love. Dapat may love. Ay, kita ka. Ganun na lang. Okay. So anyway, I'm sure marami tayong mga tanong pa tungkol sa mga financial products such as VUL. So I hope you can just comment lang. Comment sa ating video about and we will try to answer them sa next video natin. Yes. And tapos kung need ng financial consultation, they can check out our website wealtharchy.com or email us at admin@wealtharchy.com. So we can also review their insurance policies. We do. Yeah. Isa sa mga ginagawa namin services do insurance audit, no? Kung kayo ay mayroong benteng policy at nagtataka kayo bakit kayo binentahan ng dalawang benteng policy ng inyong financial advisor, pwede nating silipin at tingnan kung alin ba doon yung pwedeng I-let go. Profit take na. Or i-surrender na. Kasi sometimes you might be paying too much for too little a coverage. Alright. Yeah. So I guess that's it. Yes, and that's it. Thank you for listening and watching. Listening to like, thank you for watching. Well, actually, may mga kilala ko na naka-play lang daw sa background yung bakit? Ay, nalang tayo magkita. Habang naguhugas ng tingan. Hindi, wala naman masyadong nangyayari sa video. So, but anyway. Thank you for watching. I hope you natutunan kayong bago. So, if you like this video, please give it a thumbs up. Share to your friends. And please remember to subscribe to our channel. And hit that notification bell. Alright. So, thank you. Thank you. Bye-bye. See you next week.